Hi guys, John Tiki here, and today papakita ko sa inyo paano mag-install ng Google Play Store sa yung Legion Go or any other Windows devices that you have, no? So maganda to kasi diretso nyo nang madadownload yung mga APK or yung mga Android applications sa Windows natin. Pero let's make sure na naka-Windows 11 tayo, no? So any versions naman ng Windows 11 is okay. And may mga isa-set up lang tayong configuration first. So, punta tayo ng control panel muna. Yan. Tapos dito sa uninstall programs, dito sa turn on Windows features. Yan. Tapos hanapin nyo yung virtual machine platform tsaka itong Windows Hypervision platform. Yan. So, okay nyo lang. So, magre-require to ng restart. Bago tayo mag-restart, punta muna tayo sa browser natin. Don't restart muna tayo. So, search nyo yung WSA, yan, Windows 11 GitHub. Yan. Tapos dito sa first link niya, click nyo lang. Tapos dito sa WSA build, yan. Tapos scroll down nyo lang siya, then dito sa Windows 11. So, tayo naka-X64. So, kung anong version ng Windows nyo, anong piliin nyo. So, yan lang. So, dito sa pinakababa, kailangan nyo i-download yung first line. So, ayan. So, download natin. Okay, so next, magda-download tayo ng 7-Zip. So, ito yung gagamitin nating pang-extract ng files na dinownload natin. Required tong 7-Zip kasi nagkaka-error siya pag yung default ng Windows lang ang pinang-extract natin. So, download natin yung 7-Zip. Yan. Okay na. Run nyo lang yung 7-Zip. Yan, install natin. Very quick. So, once installed, hindi muna natin extract kasi hindi natin mag-restart. No? So, restart tayo. Okay, once nag-restart na yung Legion Go natin or any Windows devices na gamit nyo, punta lang kayo dun sa WSA. Ito, tapos hold nyo yung shift, then right click, tapos makikita nyo yung 7-Zip dito. No? So dito, extract here nyo lang. Yeah. Once extracted na siya, puntahin niyo yung folder niya na WSA. Tapos dito sa loob nito, hanapin niyo yung run.bat file. So ito, double click niyo lang siya para mag-open siya ng PowerShell. Yan. Yes me pala to. Then auto-install lang naman 'yan. Yan. Tapos continue lang. So ayan niyo lang mag-load yung subsystem ng Android natin. So, tatlo yung mga nag-run sa kanya, no? Ayahan nyo lang siya lahat. Continue lang natin to. This one. Continue lang din. So, medyo matagal lang to guys, no? Balikan natin siya pagtapos na yung installation. Okay, so makikita nyo rito, maglo-load na siya ng Google Play, no? So, pwede kayo mag-sign in na dyan or later. Ang importante is matapos natin yung update. So, sign in lang natin yung account natin. Alright, once nakalagin na yung Play Store natin, ayusin naman natin yung settings nitong subsystem for Android natin. So, dito muna sa developer mode, sa advanced settings, make sure na naka-on siya. Yan.
Tapos dito sa manage developer option, magpa-prompt siya ng ayan, oh, to allow nyo lang siya. So ayan, para naka-developer mode tayo. Then back nyo lang siya. Then dito naman sa experimental features, i-on nyo tong shared folder. So ito yung gagamitin yung folder para dun sa Play Store natin. Kung halimbawang kailangan nyo i-share yung mga images or videos nyo, or recording, so dito siya papasok. So para sa akin, baguhin natin siya. Nagawa ko ng separate folder. Ito, Android folder. Yan. So dyan natin siya agad. Magta-take effect lang to pag nag-restart tayo ng Windows natin. No? Yan. Application system. So files. Yan. So dito wala ka na naman babaguhin. Pretty much yun lang. Then pwede na tayo mag-test ng application. So ayan na yung Play Store natin. Wow, gusto natin mag-download. Mobile Legend. Yan. Gusto nyo lang. Okay. So ayan. So ayan guys, no, ganun lang siya kadali, no. Kailangan nyo lang yung WSA na file at saka konti configuration lang sa Windows system natin. Pero pretty much 'yan. Very straightforward naman kung gusto niyo maglaro ng mga Android games sa Legion Go niyo. It's very very convenient na siya. Hindi kayo gagamit ng emulator. So again, thank you very much sa mga nag-view and sana nakatulong sa inyo 'to. And see you again to the next video, guys. God bless everyone.